na hindi mawawala sa kasaysayan. Iba't ibang may tangan, mga kilalang pangalan sa larangan ng antingan. Ang dinero ng Cavite, magmula sa kasaysayan. Doon po sa tinambangan. Oo, tinambangan silang magpinsan. Hindi na sila tambangan. Hihita niya, may 2 peso dito. Alap isan siya. Ang ginawa niya, bumaba siya sa sasakyan. Umapal siya papunta doon sa balay. Nasa taas eh. Namamari sa kanila, nasa taas. Oo, nasa taas na. Oh. Bali, nasa baba na po siya. Oo, nasa baba siya. Baba. Kasi nung ano, mataas yung kabilangin eh. Opo. Sa tulay. Nagbitin siya noon sa baging? Sa yung tulong ng ipin. Ipin. Ang ipin doon eh. Ngayon, makita niya yung namamaril. Ginawin niya yung baril. Ay may tapos nga sa libre. Oo. Kumbaga, inopin niya po talaga, no? Narinig niya yung ayon na pumutok, o. Oh. Ayon na pumutok ng baril, no? Ibig sabihin doon talaga siya nag-umpisa nung inangat niya na doon niya na talaga ano. Ang dami nga nanonood dyan. Habang binabaril siya, no? Oh, hindi ko alam na... Hindi ko alam na siya na inangat dyan. Then, kasi NPC na nung pinsa ko. Ang lapit lang, hindi lang po. Ayong pinsa ko nagkukwento na nakaganyan, ang dami rin lang araw ng palengke. Okay. Kala ko may shooting, then inangat ka naman ng... yung kay ang dami dito. Yun na rin si Renan, ng gabi, ay, di ba inedo? Ibig sabihin, gumana na po yung orasyon na lagi niyang binabasa, ano po? Ngayon, dito Miguel, nagtakbuhan. Nga siya, kasi nagtakbuhan. Asapin siya siya, gumano nga. Pero nga niya, wasak-wasak eh, pero sa pusa, nagala siya sa hospital, nanulang naman. Inaasa lang, parang pinunasa lang po siya. Pero pinatigil siya ni Dr. Beryl noon. Dahil yung Dr. Beryl niya noon, ay hindi na kaibigan namin na mag-anak ko na siya. Ayaw mo na siya mong palagasin. Sabi ni Dr. Beryl. Siyempre, marami kang kakilala, marami kang naabot. Natulungan din po siya, no? Nalaan niya yun. Dinadayo siya para ano? Oo, para talagang papatay na. Hindi pag nalaya niya na ano nga yun. Ikaw lang. Opo. Kaya siya gano'n. Pero hindi naman yung gaya ng sa pelikula na nakasagat. Oo nga po. Pinapaliwanag dito ni Nanay yung pelikula dati ni Edison. Na hindi po 100%. Halimbawa lang po, ito ba na yun. Kasi napanood po ni Nanay yung siyempre kasama po ni Kapitan Edison Durito. Parang nalungkot siya sa istorya na yung malahati po kasi hindi po ata katotohanan. Hindi po, ano po na. Maraming hindi daw po totoo. Ngayon, kaya, no, sa paso, diba noong araw, merong mga pakaigay na naman niya tayo, nagalaya dyan, umaga. Alim na pa tayo. Oo, nandiyan. Kami sa bukit nakatira. Malengke na lang po. Oo. Yung mga ano namin, yung patay dyan, yung patay na yun, sa kanya pinagbintang. Opo. Kumbaga siya, parang siya ang pinagbintang ang pumatay. Kumbaga siya ang kapitan. Yun. Ayaw na niya. Kumbaga sinetap lang yun, no? Para patayin yun, para mapagbintangan si Kapitan Edison. Parang ganun po ang nangyari na po. Ilan yung anim yata yun eh, maliliit pa na po. Oo. Dito mga kantingero, yung sinasabi nilang Nardong Putik at si Kapitan Edison, eh hindi po talaga magkaaway ng mortal, no po, Nay? Oh, si Nanay po magpapatunay niya. Matagal na rin po silang magkaibigan at dito masasaksihan nyo kung ano talaga ang ugdaya ni
Ricardo at saka ni Kapitan Edson. Paano ba naging magkaibigan yung ito? Kasi ano, saan na punta rin po siyempre, lalaki. Nadayo rin po si Nado rito? Ah, nadayo rin pala. Tapos si Kapitan Edson, nadayo rin po ng ano? Pero yung sa mga lakad na hindi ko naman ano na okay, yung lakad lang po ni Nardo, lakad lang po niya. Yung lakad po ni Kapitan Edison is lakad lang po ni Kapitan Edison. Kasi nung sa pelikula, naglaban sila. Totally. Totoo po yun ay. Yung nagbaril lang po sila na inangat ni Yen, totoo po ba yun? Inaano nila yung nangyari dyan sa paso. Oo. Kasi ang kasaysayan nung din sa akin ginawa. Oo. Sa Benan, oo. Ah, kumbaga, bago nila ilabas yung pelikula na yun, is kinausap niya yung Benan nyo. Ayoko, kaya nga lang ako pinembar at kumayag ako ng mga galing kong pinembar. Oo, na siyempre, para may bahagi din yung sana yung kasaysayan ng Cavite dito sa Silang. At ganun din po yung pelikula na si Ramon Revilla po ang gaganap, na po ba? Oo, sabi ko kasi niya yung nakapaglalaki. Hmm, opo. Ay napaso. Hmm. Hindi talaga si Kapitan Edison po ang pumatay. Oo, yun dyan. Oo. Pero yung iba, nagpinatay niya, tanong yung masasama. Opo. Yung nanakaw talaga. Puro magnanakaw talaga. Mapatay din ang kapwa-tao. Matay sa kapatid niya. Siyempre, ito, mamaya, ang kapatid mo. O, yung kapatid mo, pinatay. Siyempre, hindi ka gaganti, di po ba? Ayaw ko rin niya, pinatay din sa bahay mismo. Sinaksak? Oo. Sabi na rin. Masing ganang ginamit. Sa karmuna yung pinatay. Ano setup na sa ano po. Pero sino po ang mga dumali doon kay Kapitan Edison? PC? O? Oh? Malaba. Dito yung malaba ng mga PC. Malaba. Malaba. Oo. Yung tanke. Tanke po ano na yun. Ay yung pang ganun sa ibabaw. May pinupuntahan siyang babae doon. Ah, okay. Kumbaga, ano na, naka-ready na lahat, no? Kaya sabi nila yung babae ang... Nag-set up? Oo. Oo. Mabisa. Kasi pag inangat niya na yung kamay niya, hindi nakakalat, hindi natatablan yun. Oo, ay wala, nasa katawan niya, yung mga inangat niya. Ibig sabihin, naiiwan po talaga, no? Baka talaga, hindi ko. Oo, kumbaga, sa babae talaga, no? Ayaw ko, boy, pero yung mga inangat niya, wala na, yung damay na ito. Hindi, okay lang yan. Kasi,
totoo po 'yun kasi dun sa ano sa kay Narong Puti, ang mismong manurin po doon is babae dahil din po 'yun sa babae. Oh, dahil totoo po 'yun at marami yung nagpatunay doon mula sa Kawit, sa Gentry, Dasma, Imus, nasira po ang pag-aanting dahil sa babae. Oh. Ang pumapatak po rito na kwento is pagpunta po dun sa Sampuyan na ito kay Kapitan Edisit naman po is dun sa kinakasama niya po dati o sinasabi natin na kasama niya ang babae, parang dun po siya, no? Dun po siya nangyari. Kumaga, pinahubad yung pinaka-anting ni Edisit bago nangyari. Hindi, kasi po yung kasapag sa pagtatalik, hinuhubad po yun. Hinuhubad niya po yun. Opo. Hindi po pwede kasi bawal mahakbangan o bawal sa pagtatalik, bawal yun. Wala sa katawan niya. Siguro nung maramdaman na may biyaw na kumaba ka dyan, hindi niya na nasa, hindi niya na na ano yun. Malilibot ka namin siguro sa pagmadali. Oo. Siguro, dinipensahan niya kagad na magtago para hindi makita, kaso hindi niya na naisuot yung anting na po. Yun. Tapos doon po kay Naruto at kay Edusette, eh, ano po, maganda po yung ugnayan po nila. Hindi po talagang, kasi pumupunta pa raw rito si Narong Putik para pumasyal na po na eh, ama po. Maganda yung ugnayan nila. Pero yung sa pelikula, na nagtalo sila, totoo po yun? Ah, hindi pala totoo. Yung hinarang, yung hindi po totoo yun. Yung nagbari lang? Oo, hindi po totoo yun. Pinamarin siya dyan sa paso. Mayroon yung pinamarin yung gano'n yung kamay niya. Tapos lang yung malay. Na binibinibos. Dalawa sila ni Nardo nun? Hindi, siya lang po sa tsaka yung pinsan ko. Ah, okay. Yung pinsan niya pala, hindi si Nardo ang kumbaga tinaray ni tinaray ni Kapitan Edisit na baril ni Chap. Ganun ang hawak. Ah, kumbaga. Oo. Kasi nasa jeep sila, kaya si Kumbaga. Dapis na yan. Ah, dapis ang pusa. Wasak-wasak po yung mga pera, di po ba? Oo, wasak. Yung hita niya, dapis. Ang tangan po ni Kapitan Edisit is yung Santo Niño, ano, na nasa baba. Alimbawa po ito. Kapaliwanag ko lang po. At alimbawa, ito po yung ano, yung kwintas na Santo Niño. Nandito po yung ano, wala po rito. Nandito po, tagusan po siya. Dito po yung pinakatali niya. Yun po, panaliwanag ko lang po. At saka, librita. Librita. At saka isang, butong kalog po, bungang kalog po kay Kapitan Edisit. Yun po yung tinangan ni Kapitan Edisit. Halimbawa ganito, pakaibo. Halimbawa, ito po yung kalmen. Ordinaryo na po sa atin ito yung ganito, yung dito nakasabit. Ang Santo Niño po ni Kapitan Edisit is dito po siya nakaano, dito sa gitna. Yun po yung tinatawag nilang tagusan, yung tinatawag nilang tagusan. O, tagusan. Meron po rin tinatawag na lampasan, iba po yun. Yung ganun po yung tangan-tangan ni Kapitan Edisit. Pinaliwanag ko lang po. At napatunayan din po rito ni Nanay kung ano talaga yung tinangan niya. Pasensya na po kayo at medyo talagang namamalat na si Nanay. Ano mo rin si Nanay? Yan. Medyo namamalat si Nanay at ano. Medyo malat. Dito, natin. Kumbaga, inalam lang din natin kung ano yung talaga yung pinakatotoo na pangyayari. Magmula kay Nardo, kay Edisit, kung ano yung tinangan ni Edisit. At siya po pala yung bubuting asawa ni Kapitan Edisit dito sa Silang, sa Butan. At napunta po namin si Nanay. Hindi po ba, Nay? Matagal na panahon na po, no? Namatay ang Mr. Po, 1972. Hindi nauna na matay si Nardo po na nauna si Nardo bago si Kapitan Edison. Yung pala yung ano. Kaya nga yung mga batang lalaki na papawis sa eskwela. Lalaki ay high school na hindi na pumasok. Napapawa yun. Ano mo gawa nun sabi? Yan anak ni Edison, yung mga matang tao.
kumbaga na ano, na naapektuhan din yung bata, no? Hindi pumasok, ayaw na. Hindi lang tama yung puso ko. Nagmamodule na lang po. Nag-aaral na lang. Wala siyang iniwan sa inyo, na Sino kaya ang kumuha, no? Ang tanong. Nahanapan ako, kapit ba rin? Oo. Baka binibigyan pa yan eh. O, wala namang sweldo dati ang kapitan. O. Pag may humingi ng tulong, siya pa magpapakape, no po, Nay? Maghahanap pa ng kalabon, wala kalabon, wala sa kabayo. O. Kakainin mo pa ng tangil, di ba sa pagkakao? O, totoo naman po. Kakain mo pa. Kaya yan, ayaw ko kayo kung kapitan. Pero nagtatalo rin kayo kapag kapitan siya, siyempre eh. Oh, yung obligasyon na bilang kapitan sa silang na po. Oo, right. Ngayon, ano na yung may maging kapitan. At yung lang sabi, dadali sa mga po, pagkikitigan ko sila po yung kapitan. Sabi mo, kanin dumalo. Hindi ako mamamayan ka lang naman eh. Hindi, may hiling nandit pa rin na kilala mo kasi yung kapitan. Pagdating niya roon, siya pa lang niya yung kapitan. Kumbaga, wala, pinalaga na po siya na ako. Oo, hindi na siya nakatanggi. Siya na nagustuhan ng tao. Mm-hmm. Sabi ko, sige po, iwalay na lang tayo. Sabi po siya, no? Sabi niyo po sa kanya. Sabi ko, kami, kaya namin mabuhay. Pwede yun. Inausap ako ng Joel, pwede sa ako kayo. Pantilado ay ano, no? Oo, isa yung biscuit nila. Tatlong lang bilhin namin yan. Sa tuwing ano yun? Ito po na sa baklaran, pag nag-aangkat kayo ng nyug sa baklaran, yun po yung gamit na, yung dip. Na hindi. Sa dip kami nasakay. Kaya-raship kami na yun. Kasi dati akong magano'n na natatak ng mabiyari. Ang palakal. Ang nagbigay po kay... Napakabait. Maging sa asawa na. Tutulong at tutulong po talaga. Alinis na siya. Tapos baro rin ang tanggalan. Nakalaro yun. Pagdating yun. Isang buwan na dito nga baba. Nung itong bahay namin eh, itong lipad ng bagyo. Hubo pa po ito. Yung Glenda. Hindi pa dito. Ganyan nangyari niya. Lang, inyong babae, mga kumakabit, binawasan. So, nabit ka sa hotel? Medyo na kayo. Oo nga. Oo. Yan ay, noong araw. Oo, oh, tsaka, kapitan, eh, akala yung marami ko. Napitin eh, naman. Oo, kapitin. Sabi niya, bakit kami nagagalit? Anahan mo ko, bakit kami nagagalit? Ano sa bukid? Paano mo tayo? Ayaw mo na? Eh, hindi ko man gusto yun. Hindi mo gusto, bahay mo pinatulan. Ay, kasi sila lumalapit, alam mo, pare na lumalapit sa kanya. Ayun po yung sabi. Kaya mga babae, hindi naging babae niya. Kapit lang ko. Hindi na mga babae sa amin. Hindi na alam na mga anak mo na mga babae na hanggang mamatay. Nung lumatay lang siya, tsaka lang po nalaman. Sabi ng mga anak ko, Nanay, hindi pa punta lang dito ang babae. Mailan po pumunta rito na yun? Kung alimbawa nakalagak na po si Kapitan Elisa. Ay, sabi ko. Sige, sabi ko sa penang ko. Sabi ng penang ko, kung ano dito, nang mahal ka. Sige, pagkita nyo, huwag kayong sa akin. Siya, nasa iya rin ang karapatan ko ngayon. Noon kami dalawa may karapatan dito, dahil buhay siya. Ngayon, ako na lang may karapatan at mga anak ko. Kasi kami sa pintong yan. Pag yung bubay niya, pumasok dito, matulog natang ko.
Ano po sabi niyo? Sisipahin ko ako yan. Pero ilan po talaga? Yung babae na ikaw. Pero wala na. Tapos ngayon, kailangan masarili siya. Siyempre, masakit din sa loob mo yun. Kayo lahat ng kasikaso, naglakad. Kinuha ko yan sa krami. Sa krami na siya kinuha, ibig sabihin PC po talaga ang ano. Sa krami niyo siya kinuha eh. Oh, dahil kasi nandiyan yun sa, ano, sa Dasma, doon ko na, doon na niya inabot eh. Inabot ko sa kanya, doon na namin inabot. Nang bumaba ako sa sasakyan eh, nakita ko yung naglalaad yun sa Dasma. Saka napakasaklap eh no, tinagtad siya. 70. Alam mo, ang ginawa ko eh, takbo ko. Kasi, bakit di sila naman asawa ko, bakit di sila naman. Natarantado kayo. Malayong dugo yung pinag-asal. Oo. Sinilaban nila yung dugo ni Kapitan Elisel. Kaya dinala na ng kami, kaya gano'n. Pinunta ako doon. Kasi lasob po, ano? Lasob po si Kapitan Elisel. 70, 70 tama. Kaya kumalaan ko. Binasa po sa pinakapapil niya kung ilan ang tumagos po sa kanya. Sa medical legal po ba? Lulang pa yung pinanagbanan niyo pa yung kandila para i-test. Pinituro ka ng kandila para lumalaan kung naglaban pa. Meron na kong laban pa. Hindi na tumama. At least yun. Natamaan na siya eh. Bibintangan lang din, no? Si Dado pala yung ano nito. Nanakaw ninyo, dahil katiwala nyo ninyo din eh. Kasi talagang ayaw mo din eh. Talagang sobrang ano. Simula siguro nung nag-anting siya, ano po? Pero sa talagang totoo na, hindi nabuhay, mabait siya. Sabi ko sa iyo, mabait siya doon sa hindi klase ng kakasala. Pero siyempre doon sa pinatay niya ang kasama, masama siya, di ba? Oo. Kailangan patayin din siya. Kaya ganun lang naman. Araw nag-agantihan. Nag-agantihan lang yan. Nag-agantihan. Kaya mabait siya sa tao. Dito, ano, dito mga kantingero, ilinawin lang po natin na sinasabi ng mga taga-Dasma at saka sinasabi rin ng mga taga-Sabang at dito rin sa mga haka-haka ng taga-Cavite. Ang sinasabi lang po namin dito, yung ano po, yung anting po ni Kapitan Elisit, hindi po nanggaling sa Malagasang at sa Imus. Ang totoong anting niya po ay ibinigay po sa kanya ng taga-Baklaran. Matandang lalaki na nilapag ang kalmen doon sa ibabaw ng Repolyo. Tama po na. Ililiwanag lang po na hindi po Infinito Diyos ang ginamit ni Kapitan Edison, kundi Santo Niño. Santo Niño may hawak na mundo. Po na yun. Santo Niño may kahawak na mundo. Natagusan po yung sabitan. Hindi po rito ang sabitan. Dito po sa gitna. At ang napulot niya rito na bungang kalog. Bungang kalog, librita na maliit na binigay din po sa kanya at saka ano pa po yun ay kawayan pa
Oh, kawayan. Kawayan na pinagtapat na bukong. Kawayan na bukong-bukong na pinagtapat. Kumbaga, tagusan. Tagusang kawayan na pinagtapat ang bukong. Yun po ang ginamit ni Kapitan Edisette. Ngayon po si Nanay, medyo maano na po yung... Asensya na ho, kasi medyo may edad na rin po si Nanay. Siya po yung bubuting asawa ni Kapitan Edisette. Ilan taon na ako? 83. O, 83 na po si Nanay. Ano po pangalan nyo, Nay, dito sa sabutan? Erlinda. At ang bungad po ni Nanay, buhay pa po ba yung dating asawa ni, ay asawa ni Narnong Puti? Buhay pa po. Ayun po yung tinatanong ni Nanay na sinagot ko naman kanina. Ay, hindi na po natin, hindi na naagapan ng video. Pero buhay pa po. Buhay pa. At ang dalawang junior, buhay po. Buhay pa po. Yun po. Hindi na po natin, At ang nililinaw ni Nanay rito, gawa po ng kapitan siya rito sa sabutan, lahat po ng mga problema na kay Kapitan Edisette. Kaso, ang ibang mga masasama naman, kapag may napapatay, si Kapitan Edisette ang napagbibintangan. Kaya ang nangyayari, siyempre, nagiging masama yung imahe ng Kapitan Edisette natin dito sa silang sabutan, na yun naman ang pinag-aawayan o sinainisan ni Nanay Erlinda. Pero dito po, sa totoo lang, buong pamilya set ang nagsasabi na napakabait ni Kapitan Edisette dito. At sa pag-aanting naman kay Nardo at saka kay Kapitan Edisette, ano po sila, hindi po totoo yung naglaban po sila sa pelikula na lang po nangyari yun. Pinaganda lang po yung istorya, pero sabi po ni Nanay Erlinda, hindi po totoo yun. Yung naglaban sila ni Nardo, sinapelikula lang po yung kay Senyora Moribilla. Shoutout po sa Remulya, sa taga-Bocor na Rebilla Bautista. Shoutout po yan. Pinagtugma lang po yun, pero ang katotohanan lang po nun, hindi po totoo yung naglaban po sila ni Kapitan Edisette. Si Nanay Erlinda na po. Ako na po nagpaliwanag at masakit po kasi lalamunan ni Nanay Erlinda. Pasensya na po. Hindi po sila naglaban, na binaril si Kapitan Edisette na inarang ng kamay, at yung binaril mismo si Narnong Putik na hindi tinabla ng bala. Sa pelikula lang po nangyari yon, pero hindi po totoo yun. Dito sa talambuhay na po na yun, dinikit na lang po yun sa pelikula para medyo, siyempre, gumanda yung eksena, na yun naman din ang hindi po dapat pipirmaan ni Nanay Erlinda nung isasagawa yung pelikula na po na yun. Gawa nga po ng Bienan ni Nanay Erlinda. Pinirmahan na rin po para lang matuloy yung pelikula. Na binida ni Senyor Rebilla, Ramon Rebilla Senior dito sa Bacoor. Shoutout po sa lahat ng mga pamilya. Kasi yung si Ramon Rebilla nung hindi binata, nag-ibig sa amin kay Bionete. Okay. Ay, pumupunta rin po rin si Ramon Rebilla. Nagdadaan ng bubayan dito si Ramon Rebilla. Kasama ng ibig sabihin, pupunta dito si Ramon Rebilla, magdadala siya ng mga babae niya, dinadala sa bukid, pinapasok. Doon sila nagiinoman nila, Kapitan Edisette. So totoo pala yung tinatawag. Kaya sila, ngayon yung may dalang baril na hindi naman tunay. Ang tawag sa baril na yun? Parang paltik. Paltik, no? Kasi sabi rin po ng mga taga-Dasma, inalapag din po pala si Kapitan Edisette dito sa Imus, saka sa Dasma. Ayun pala, tuwing magkikita sila ni Leonardo, ano po? Napakayon. Siya nakakarating kasi kapitan niya eh. Kapitan niya. At saka kilala. Kilalang Kapitan Edisette dito sa silang, ano po? Kilala. Si Sal, kilala nga sa kanya. Andres Set, o Andres na tinatawag, Andres Edisette. Ano po, Nay? Kumbaga, idinikit yung Edisette. Dinikit sa gitna para maging set siya. Kung na siya nabuhay sa Edisette, iwan ang loob niya. Yan yung pangalan ng basit pala. Andres, no? Malaan ko, kausan na lang kami ang basit pala ng pangalan.
no? Parang ang panghalina siya eh. Naalala sa kanya, nadikit sa kanya. Ang maitim naman. Oo. Sabi nga puti si Edisit, no? Hindi. Moreno lang. Moreno, o. Tataka nga ang dami sa iyo. Ang dami nga ang gusto sa iyo. Ulit sa inyo, mga kantingero, mula sa YouTube channel, like, subscribe lang po tayo at magpapatuloy pa po tayo. Pagkatapos po na ito, tatagos pa po kami ng Maragondon. Nanay Erlinda lang, Nanay Erlinda po sa mula sa Silang Sabutan. Siya po ang bubuting asawa ni Kapitan Ediset at 84 no po, 87 no po. 83 years old na po si Nanay. At kami po ay umasyal dito upang itanong yung tangan at kung ano yung ugnayan nato tsaka ni Kapitan Ediset. At yun na, pinaliwanag ko na yung tangan na para hindi wala na pong malito at wala na pong magmarunong na kung anong tinangan ni Kapitan Ediset na pinagtatalunan nyo sa YouTube at pinagbabasihan sa kwento. Mismo asawa na pong pinagnaanagsabi kung ano yung tinangan ni Kapitan Ediset at kung paano siya nagpapalitaw ng bala sa isang kumpas lang. At yun naman po yung tinuro sa inyo, Nay, no? May tinuturo sa akin pero hindi. Sarado, dark words kung tawagin. Pero hindi kung pagka pinag-aaralan ko, sumasakit ang ulo ko. Ah, mabigat na orasyon. Sabi, ano, basahin mo, isa, kailan ba? Hindi ko kaya talaga ako sa totoo sa ano, papaliwanag ko lang din, totoo sa lihim ng karunungan. Kung nakapabilang tayo lahat sa lihim ng karunungan sa page ng Facebook, ang pagbasa po ng orasyon ay hindi po biro. Si Nanay Erlinda na po nagpatunay at napatunayan ko na rin yan sa sarili ko. Ang pagbasa ng orasyon ay hindi po biro. Hindi lang ulo ang sasakit dyan, buong kalamnan at katawan. Pag hindi kinaya ng katawan, yan po ang magiging problema ninyo. Hindi po kit nilapag ang orasyon at binasa nyo na, hindi po po. Lockwords ata yung... Hindi ko na matandaan eh. Na Tagalog naman eh. Oo, Tagalog. Pag ang mga kasama niya, Latin. Talagang pag binasa na niya eh. Pag na, pag-aralan nito. Oo, ayun na. Sumasakot ang ulo ko. Naininig na ako. Totoo po yan. Totoo yung sinasabi ni Nanay. Dahil ako, nasaksiyan ko yan sa katawan ko na kapag mabigat ang orasyon na binabasa ninyo, hindi lang ulo, hindi lang katawan, hindi kalamnan ang sasakit. Ultimo nga tuhod nyo, hindi kayo makakatayo eh. Na po, Nay, no? Oo, sa paala raw yung sakit. Paulan na, pag matataas ang orasyon. Tapos ikaw, bagito pa lang, nabinasa mo ang mataas ang orasyon na huwag na wago. Dahil sa tanang buhay ko, nung lang ako makakaano ng ganun eh. Kasi yung lolo ko, may anting-anting din eh. Hindi ko inumang kabalo sa loob. Kabalo sa nalang sa loob? Pinagamo. Ay, hindi po tinatabla niya pag tinagamo. Pero yun, may ano naman, may chileto. Chileto. Marami ang tingin nga. Oo nga po. Dito sa Cavite kasi punong-puno ng anting dito. Kaya nga, sa kasaysayan ng antingero ng Cavite, marami po. Marami. Na po na yun. Nanay Erlinda na rin po ang nagpapatunay. Pero pag may ano, ako hindi nag-iingat. Pag mahina ang loob nyo, hindi nyo kakayanin ng anting na eh. Kailangan buo loob nyo. Kailangan, hindi kayo kayang takutin ang sarili nyo, hindi kayo kayang takutin ang ibang tao. Hindi kaya yung natagulesa ko yung anting natin. Basta ako, yung kaya ng katawan. Oo, yung kaya lang. Pero ngayon, nararamdaman ko yung presensya rito, mga kantingero na may ano, nandudong pa rin yung gabay ng kasawa po ni Nanay. At talagang hindi po talaga pinababayaan kung hindi nyo nakikita o kung hindi nyo nararamdaman ang presensya andi dito. Kumbaga, protekta. Nakaprotekta siya. Kumbaga, shield sa kanilang pamilya. Kung ano yung protekta nung una nagsama sila, ganun, mas dinoble pa. Kaya iba yung lakas ni Nanay. Kaso nga lang, talaga pag nagsasalita siya ng matagal, siyempre, alam niyo naman po yung lalamunan. Sinipon kasi ako. Oo, sinipon. Paano po mga kantingero, hanggang sa muli po. Nang umaga, Nanay Erlinda po, at ang tingero ng Cavite, DJ po, at nag-iisa. Salamat. Iwan mo sa akin yung pangalan mo.
DJ po. DJ po pangalan ko. Sino? Ate Solatino.